isang Visayan leopard cut o maral kung tawagin ang nangangailangan ng atensyong medikal. Nanghihina ito at namamayat dahil sa sakit na nararamdaman. Ito ang aking misyon sa Negros Occidental. Nakita raw ng mga sakada ang leopard cat noong bagong panganak pa lang ito. At itinurn over nila dito sa El Toro. Itong maral na ito, ilang beses na kami nakapaggamot nito, nakapag-release kami ng mga Visayan leopard cats. Kuya, mukhang sanay na sanay ka sa humawak ng maral, ah. Dumumi naman siya, mukhang buo naman ang stool niya. What's making him lose so much weight? Hanggang napadumi itong maral na ito. At pag dumi niya, buo naman, pero may nakita kaming mga parasites na gumagalaw dun sa dumi niya. Mukhang malala na ang lagay ng leopard cat. Dehydrated na ito dahil sa pagtatae. Maglalagay na tayo ng fluid sa kanya, no? Pag inangat mo yung balat ng ganon, pag inangat mo, pag binitawan mo, slow, ha? So ang tawag dyan, nagtetent yung skin, ibig sabihin dehydrated siya. Napaka-importante matutunan nyo itong subcutaneous fluids, ha? Any dehydrated na hayop, pwede nyong i-lift yung skin ng ganon, tapos tuturok nyo under the skin. Anemic ang leopard cat at halos hindi na raw kumakain. Payat niya. Dati napataba mo na ba ito? Yes, napataba ito before. Last week, no? Anong diniworm? Anong ginamit yun? Inject it with vitamins. Walang gana kumain. Pero kumakain din naman. Kumakain ba? Pero konti lang. Siguro mga one-third na ginakain na before. It's a male. Nakakain mong sugat. Tingnan mo, labas yung buto. Ilang years na ito sa inyo, Edna? Mga 6 years na, Doc. 6 years last na. Last year lang nagkaganito, then nag-okay. Then ngayon naman. Marami pang pupong ang lumalabas. Tingnan natin, ha? Oh, may worms. May worms pa rin. Maging ang inilalabas na dumi nito ay may bulate. Nakita nyo, no? Itong part na ito, dito nag-accumulate yung subcutaneous fluids na binigay natin to give enough hydration dito sa maral na ito or yung Visayan leopard cat. I-deworm natin siya. Wow! Butas-butas! Butas-butas yung post niya. Maaring nakuha niya ang mga sugat dahil sa malnutrisyon na naging sanhi ng ulcer sa kanyang mga paa. Nagulat ako, no? Yung pati yung foot pads niya, all 4 foot pads have ulcerations and they were deep. Kitang-kita na yung buto. Kailangan siguro natin itong alisin muna sa enclosure niya. Then ilagay natin muna sa isang enclosure na maganda yung bedding niya. Ha? May and, basa. Oo, and then every now and then, ipa-flush natin ito ng antiseptic hanggang mag-heal siya. Malala na ang lagay ng leopard cat. Ito, as much as I'd like to put a bandage on it, kaya lang hard to handle, eh, papalitan lang natin yung kanyang enclosure, ano. Predators at magagaling na hunters ang mga maral. Kaya naman, nakatutulong sila sa pagkontrol ng populasyon ng mga peste tulad ng daga. Bukod dito, prey o pagkain sila ng ibang hayop tulad ng ahas at agila. Dalawang linggong matapos piliting masagip ang buhay ng maral, naging mas matamlay na ito at nabulag na ang mga mata na siyang lalong nagpahirap sa kanyang kalagayan.
dahil sa katandaan, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sakit na dumapo sa kanya. Kaya binawian na ito ng buhay.